Hello mga Dabber Cards! Hello mga kapips! Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay at lakas na pinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. So, siguro ang ating napiling topic ngayon ay base sa mga comment na nababasa ko sa YouTube na paano bang pumunta, gusto ko pumunta sa Canada. Maraming nababasa kong comment. Gusto ko pumunta ng Canada. And tanong, saan ba sa Canada? Ayan. So, tandaan natin, ang Canada, meron siyang 9,900 kilometers square. So, ang laki. Ayan. So, saan doon sa Canada? Saan mo gusto doon pumunta? Kasi napakalaki po, napakalawak ng Canada. So, ang tanong, saan mo gusto mapunta ron? So, ngayong video na to, ipapakita ko sa inyo, i-educate ko muna kayo kung gaano kalaki ang Canada at ano ba mga meron sa Canada. Tandaan po natin, okay? Let's start. Ngayon, yan, tanong natin. Ang Canada kasi, merong 10 province at 3 teritoryo. Ayan. Pagtiyagaan nyo lang po ang panonood. Gusto ko kasing ma-educate muna kayo bago tayo pumunta sa mga kasi na papansin ko kasi sweldo, etc. etc. Hindi muna na-educate ano bang meron sa Canada. Ilan bang probinsya, ilan bang teritoryo, gaano ba kalamig. Puro sweldo, puro sweldo. Alamin muna natin, okay? So, since hindi tayo maalaman sa computer, dinrawing ko na lang para sa inyo. Pagtiyagaan nyo na lang. Pero gusto ko kasing gumawa ng video at maiwan sa inyo na may matutunan kayo kung alin ang pasikot-sikot sa Canada. So, papakita ko po sa inyo. Eto po. Yan. So, sa Canada, meron pong 10 probinsya at 3 territories. So, ano yung mga 10 provinces? Sa West Coast, meron tayong British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, okay? At yung mga isla, Prince Edward Island, Nova Scotia. Ito yung Prince Edward Island, Nova Scotia. At New Brunswick. Okay? Sampo, tama. So, ang 3 territories naman po, makikita nyo yan sa North Pole. So, sa pinaka-north, ito yung mga territories niya. Yukon Territory, Northwest Territory, at Nunavut Territory. Okay? So, ilan ang mga populasyon sa mga probinsya at teritoryo na yan? Sinulat ko na rin po para maintindihan natin. Sa British Columbia o BC, sa West Coast na tinatawag, merong 5 million population. Sa Alberta, meron 4.3 million. Sa Saskatchewan, meron po siyang 1.2 million. Sa Manitoba, meron siyang 1.3 million. Sa Ontario, kasi city to, meron siyang 15 million population. At sa Quebec, meron siyang 8.5 million population. Ayan. Kasi yan ang mga mataong lugar. And the rest, yung mga isla, meron siyang mga around 250,000. 520 sa Newfoundland, Labrador. Meron siya sa Prince Edward Island, 155K. Yan. Meron siya sa Nova Scotia na 930,000K na population. At sa New Brunswick na meron siyang 762K na population. Yan. Okay? So, maganda niyan,
Saan nyo gusto pumunta dyan sa Canada? Saki-saki po. Okay? Ay, saki-saki. So, ang... ang mga pangunahing kabuhayan na nasa Canada, pagdating sa BC, andyan ang forestry, oil, gas, mining, ayan, fishing, and construction. Ayan, construction sa pinaka-city ng Vancouver. Okay? Pag naman sa mga forest, dito siya sa north. Ayan. So, usually, mga forestry, mga kakahuyan. Usually, yung mga trabaho dyan, mga lumber producer. Ayan. Kung saan doon ako nagtatrabaho. Okay? So, pagdating naman sa Alberta, yan, tourism naman dyan. Nakapunta na ako dyan. Okay. Ang ganda ng place. Okay. So, maraming tourist spots na maaaring nyo makita dyan. Sa Saskatchewan naman, yeah, somebody said na flat area. So, hindi pa ako nakapunta dyan. Pero, at the same time, nasa gitna siya. May population siya na 1.2 million. So, ang industry din niya, ang pangkabuhayin dyan is, sa Alberta, oil, gas, ayan, sa Alberta, dito sa may taas ng Alberta. Taas, ayan, pakita natin. Sa taas ng Alberta, andyan yung mall, Edmonton Mall, at andyan yung oil and gas. Dito naman sa Saskatchewan, mining at oil din. Okay? Dito naman sa Manitoba, agriculture, mining, forestry, energy, tourism. Of course, pagdating sa Ontario, ito yung pinaka-city, which is meron siyang population na 15 million. Andyan yung pinaka-sentro niya. So, lahat po ng trabaho nandiyan dyan. Pero, ang cost of living, based sa naririnig ko, is napakataas. Okay? So, sa Quebec City naman, dito naman, mga karamihan dito is French. So, kung nasa Pilipinas ka, mag-aral ka ng French, para pag nag-apply ka sa Canada, may plus factor ka. Okay? Ayan. So, dito naman, sa mga isla, of course, malapit siya sa dagat, fishing. Meron din mining. At meron ding forestry. Ayan. Pero usually fishing kasi malapit siya sa dagat. Okay? At ito mga to, dito sa mga isla, may offer ang Canada. Yung tinatawag nila na NSIP dito sa Nova Scotia. Nova Scotia, alimutan ko na yung term eh. Provincial nominee. NSPN pala. Eh? So, ano ba? Yan. So, sa New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador, ang temperature dyan, pagka winter, pumapalo siya ng minus 40 degrees, something like that. Ayan. Malapit kasi siya sa Atlantic Ocean. Ayan. So, sometimes, ganun ang temperature dyan. Dito naman sa gitnang part, ayan. Ganun din sa northern part ng Canada, asahan nyo na minus 45 something pataas. Pero pagdating sa West Coast, which is sa BC, sa West Coast, dito sa may Vancouver, minsan, madalas umuulan. Kaya ang kagandahan sa Vancouver. Kaya lang, mataas ang cost of living.
Okay? So, tandaan ulit natin, recap. Meron pong 10 probinsya ang Canada. Meron pong 3 teritoryo. Ang 3 teritoryo, Yukon Territory, Northwest Territory, at Nunavut. Ang 10 probinsya sa Canada, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick. So, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 na po yan. So, 10 provinces at 3 territories. So, usually, ang tips ko lang po, no? Kung gusto nyo ng malaking sahod at kaso, magtiis lang kayo. Kung sa Pilipinas, sanay kayo sa probinsya, ganun din ang province dito. Walang mall, walang masyadong ano, sa bahay, trabaho lang talaga kayo. At kung malakas-lakas ang ano nyo, ang pangangatawan, okay? Kasi ang mga temperature kasi dito umaabot ng minus 35, depende pa sa hangin. Kung chill, ayan. Okay? Pero, ang sahod naman dyan, ayan, napakalaki. Ngayon, kung magkano ang mga wages sa 10 probinsya at 3 teritoryo, abangan nyo na lang sa susunod na vlog ko. Itatopic po natin yan. Okay? So, maraming salamat po. Tiyagaan nyo na lang po. At pagpasensyahan nyo na po kung hindi nyo nagustuhan ang aking drawing. Ayan. Okay? So, napakalaki po ng Canada. Meron siyang population na around 22 million people. Sa 9,900 square kilometer. Biro nyo? Ang laki. Canada is second largest country in the world. Okay? So, yan. Nandito ako ngayon sa BC. Okay? So, next topic na vlog ko is magkano mga wages every provinces. At ano yung mga in-demand jobs based on my research. Ayan, itatopic po natin yan. Kaya subaybay lang kayo. Don't forget, subscribe, click the bell button, like, and comment. Ayan, mag-comment lang po kayo kung ano po yung magandang topic na gusto nyo pong itopic ko. Okay? So, sana marami kayo natutunan. Salamat po. Mabuhay kayo.